Mayroon ulit akong i-share sa inyo. Ito po yung nasa aking harapan ngayon. Actually, ito po ang aking regalo sa Valentine's Day, guys. Binili ko po itong fun regalo sa Valentine's Day. So, ito po ang Medinilla Magnifica, guys. Ito rin ay tinatawag na Philippine Orchid or Chandelier Tree kasi tree siya kasi tumataas po ito ng 5 to 6 feet po. Kaya tinatawag na Chandelier Tree. So, makikita niyo guys, ito at kanyang bulaklak. Parang nga siyang chandelier, guys. Yung mga anak ko sabi nila, parang grapes daw. Yan, grape seed like po yung style o kanyang feature ng kanyang flowers o kanyang bulaklak, guys. So, ayan siya. Check natin, guys. Pangapo nito, guys. Kadasangan nito, meron siyang flower. Ayan. Actually, ito yung petals. Ayan siya. Tapos, meron lalabas na flower din siya, guys. Ayan. So, ito yung pa, ito yung iba. Focus dito. Ayan. 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 Ayan yung mga bubukad-kad pa siya. Kaya bubukad-kad pa yan. Ayan. Tapos, pag natapos na siya mamukad-kad, ito na. Ito, tapos na itong nag-bloom, guys. Ayan. Kaya dito, makikita nyo may black mo siya dyan. Sabi ng binilang to guys, pwede rin mag-harvest ng seeds dito sa kanyang bulaklak once na na-dry na siya. Tutuloy natin guys, kaya siya naging chandelier na tawag dahil sa ganito. Ayan siya guys. Ayan, natutuwa ko guys dahil ang dami niyang bulaklak ko. Iba pang feature ng Medinilla plant, ito tingin nyo guys. Pag lumabas yung kanyang dahon ay pair siya, partner siya. Tapos, mahaba yan ng hanggang half foot. Tingnan nyo guys, lalaki ng kanyang bulaklak. 6 cm yan o. Alahati ng ruler guys. Kasi o. Tapos partner siya. So, may scratches na ito pero okay pa siya. Ano pa? Maganda pa. Sturdy pa yung kanyang dahon. Tapos makikita rin ninyo yung veins niya dito. Prominent po yung kanyang veins o. Ayan siya. So isang sanga dito guys. Makikita nyo isang sanga. Isang bulaklak. Kagaya rin yung sanga na nandiyan dito sa loob. Isang bulaklak. Hindi na alam kung saan pasusulpot yung bulaklak. Ayan siya guys. Ito yung petiole niya. Tapos, ito yung bulaklak. Ayan siya guys. Makikita rin yung kanyang petiole. Oh. May para siyang square dito. Hindi kagaya lang iba na bilog siya. Square siya, may shape. Ayan guys. So, guys, ito makikita ninyo kifocus. Isang ano lang siya. Isang stem lang siya guys. Isa lang siya oh. Pero ang dami niyang sanga. So kada sanga merong bulaklak. Kaya nakakatuwa. Isang sanga ito. Pero isang bulaklak. Dito, isang sanga rin siya. Isang bulaklak. Pero isang puno pa lang siya, guys. Ayan, talo iso. Kakato. Ayan. So, ang bulaklak na ito, guys, ay umaabot na 4 months. Ayan siya. Ngayon, doon sa binilhan ko, ang sabi, ang price nito depende sa laki ng plant o depende sa ganda ng plant, guys. So, ito, sobrang ganda na sa akin po. Kaya, kinuha ko siya
since may binili pa ako iba sa kanya, binigyan niya man ako ng magandang price. Kasi tingnan niyo guys, nakapalibot na yung kanyang dahon. Isang purpose pa, bakit kinuha to, para makapag-produce tayo ng baby plants from seeds. At pwede rin naman po sa sanga. Pagka medyo nag-mature na ang mga sanga, pwede naman itong cutting. So, gagawa tayo ulit ng video na iba regarding sa propagation naman po ng plants na ito. Ito ay ginamitan siya ng garden soil at saka may naka-halo na ayun guys, ipa ng palay. Hindi siya pure soil guys, hindi siya pure na garden soil, may ipa ng palay. Kikita niyo guys, ito naka-plastic pa siya. Hindi ko pa ito diniretsyong niripat kasi sinasaray ko pa siya sa climate dito sa baba. Since galing nga po ito ng Tagaytay, nabili sa malamig na climate dahil ang climate ng Tagaytay ay mas malamig para dito sa Manila. So hindi ko pa ito nire-repart, siguro mga pagka naka isang buwan, pwede na po i-repart. At pangalawa, yung nabili ko na pot ito ay hindi pa magkasya. Kaya ito na lang, at pa naman dito, habang sinasaray ko pa siya sa climbing. So yun sa mga tip guys, para hindi mamatay ang ating plant. Share for today. Paano mag-alaga ng Medinilla plant guys, or Philippine orchid, or chandelier tree. At ito po ay tumutubo sa atin sa Philippines. Marami pong ganito sa